Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may Ayala Malls Trinoma. Isang malaking redevelopment project ang gagawin ng Ayala Malls ngayong 2024. Apat sa malalaking Ayala Malls ang magkakaroon ng major redevelopment. Nasa 13 billion pesos ang budget para sa proyektong yan. Ang apat na malalaking Ayala Malls na magkakaroon ng major transformation ang Trinoma, Glorieta, Greenbelt at Ayala Center Cebu. Sa tingin ko, isa sa mga areas na magkakaroon ng redevelopment sa Ayala Malls Trinoma, dito sa malawak na area na to along North Avenue, magkakaroon dito ng 3-level expansion at bagong entrance na papasok ng mall. Magiging connected din ito sa MRT 7 North Avenue Station kapag natapos na yon. Nagsimula na pala na itayo ang North Avenue Station ng MRT 7 na magiging connected din dyan sa SM North EDSA. Magiging modern na ang bagong design ng mga Ayala Malls kung saan nag-hire pa nga sila ng Australian International Design Firm na nakabase sa Hong Kong. Ilan sa mga pagbabago na gagawin dito sa Trinoma, magkakaroon ng bagong expanded at elevated na dining portfolio, dynamic na activity center, paglalagay din dito sa Trinoma ng giant 3D LED screen at multi-purpose na event spaces doon sa rooftop. Sa susunod na buwan, sisimulan na ang major transformation dito sa Trinoma at sa tatlo pang Ayala Malls. Andito na tayo sa rooftop sky garden dahil isa din ito sa mga lugar na magkakaroon ng major renovation. Maganda pa rin naman dito sa Trinoma Sky Garden, pero dahil nga sa mahigpit na competition sa retail industry, kaya kailangan nila na mag-renovate at itaas ang standard ng Ayala Malls at gagawing world class ang mga mall na ito. So guys, hindi na tayo pupunta doon sa Makati. Ipapakita ko na lang sa inyo ang mga gagawin naman sa Greenbelt at Glorieta. Unang madidemolish ang Greenbelt 1, isa sa pinakaluma na ng mall ng Ayala sa Makati, at papalitan ito ng mas bago at mas moderno na bagong mall. 4 stories din ang bagong Greenbelt 1 at magkakaroon ng underground parking. Ang Glorieta at Greenbelt ay magkakaroon din ng major renovation.
Nagsimula na pala yung renovation sa loob ng Glorieta since last year pa at yung ibang bahagi ng mall ay sinarado na. Bukod pa sa modern na exterior ng Glorieta at Greenbelt, ang park dito sa Glorieta 3 at 4 ay magkakaroon din ng renovation. Yung Greenbelt 1 pala, demolition at pagtatayo ng bagong mall, ibang project pa pala yun at hindi kasama sa 13 billion na renovation ng apat na mga malls. Isa pang mall ang magkakaroon ng redevelopment outside Metro Manila, ang Ayala Center Cebu. Magiging modern na rin ang disenyo nito at magiging world-class na regional mall. So guys, dito naman sa kabila ng Trinoma sa may Vertis North, may bago na namang project na tinatayo dyan. Siguro bagong office building or condo. Dito naman sa may Mindanao Avenue, ginagawa ang Metro Manila Subway North Avenue Station. Ongoing na yung paggawa ng subway station dyan na sinimulan pa noong nakaraang taon. So guys, ito na pala yung last na tour natin dito sa Trinoma bago pa ito magkaroon ng major transformation. Ito yung Mindanao entrance ng Trinoma, maganda pa rin naman dito. Dito naman tayo sa Vertis North kung saan ongoing din ang mga development na ginagawa dito. Ang pinakabagong project dito na malapit na matapos, ang bagong Soler Resort North. Malapit na din ang opening nito sa mga susunod na buwan. Katabi lang yan ang Seda Hotel ng Ayala Land. Dito naman sa kabilang side ng EDSA, ang UNTV Tower, isang proyekto na matagal nang na-delayed at hindi pa rin tapos hanggang sa ngayon.
Ito yung bagong waiting shed dito sa harap ng hotel and casino. May inilagay na giant LED screen dito sa labas ng Soler North Resort. Isang bagong EDSA carousel station naman ang itinayo dito sa may PhilAm QC. Ito naman yung isa pang waiting shed malapit sa mga condo ng Vertis North. Tapos na yung bagong EDSA carousel station dito pero hindi pa siya ginagamit. Ayon pa sa MMDA, marami pa mga bagong EDSA Carousel Station ang itatayo ngayong 2024. Isa na dyan ang bagong EDSA Carousel Busway Concourse na sisimulan ng itayo sa tapat ng SM North. Isang modern na Busway Concourse naman ang itatayo sa SM Mega Mall at SM Mall of Asia. Ang dami ng mga bagong buildings dito, mga residential condominiums at mga office building sa Vertis North, isang joint venture development ng Ayala Land at NHA o National Housing Authority. Dito naman itatayo ang Metro Manila Subway Quezon Avenue Station. May ginawa din na bagong project ng MMDA dito sa ilalim ng flyover, mga bagong park at garden. So ayun guys, sisimulan na nga na itayo ang subway station dito sa Quezon Avenue. Ano masasabi nyo sa mga malalaking project na tinatayo dito sa North EDSA? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.